Humihikab na sagot ni Madeline sa tawag habang kinukusot ang kanyang mata. Alas 6 pa lang ng umaga at tunog kaagad ng cellphone niya ang gumising sa kanya. Papungas-pungas niyang inayos ang magulong buhok habang inaantay ang sagot sa kabilang linya. Kung ikaw to, Sam, nakakabulabog ka na ng tulog. At ang aga-aga mong tumatawag. Di ba alas 9 pa ang usapan nating lakad ngayon? Inaantok na singhal niya. Wala din namang kasing ibang tatawag ng ganito kaaga sa kanya kung hindi ang kaibigan niya lang. Well, bukod siguro sa isang tao na sa tingin niya ay imposible naman dahil nasa ibang bansa ito, ang kanyang boss. It's your boss. Sagot naman ang isang pamilyar na boses sa kabilang linya. Imposible. Nasa ibang bansa yun eh. Panaginip lang siguro to. Mahinang sabi ni Madeline sa sarili at napatawa pa ng mahina habang antok na antok pa. Pumunta lang ako ng United Kingdom. Nakalimutan mo na kaagad na may boss ka at sekretarya ka ta. Singhal nito na ikinaigtad niya sa kama. Napatingin naman siya sa pangalan na nakaregister sa cellphone nito. At ito ang boss niya. Sir! Gulat na sabi ni Madeline at kaagad na napasuot ng eyeglass niya. Tila nawala ang lahat ng antok sa kanyang katawan nang marinig ang malalim at maotoridad na boses ng boss. Anyways, my flight will land in a few minutes. Sunduin mo ako sa airport and bring all the necessary document reports regarding sa pinapatayong planta sa Batangas. We have a meeting mamaya sa kanila. Diretsong sabi nito. I'll be expecting that you'll be here in 30 minutes. So be on time. Sir, pero... Tanging tunog na lang ng pagbaba ng tawag ang kanyang narinig sa kabilang linya. Napatampal na lang ng noo si Madeline at napahiga pabalik sa kanyang kama dahil sa inis. Isa kasing sekretarya si Madeline ni Mr. Gabriel Sanford, ang kilala at sikat na CEO sa larangan ng business na namamahala sa isa sa pinakamalaking chain of hotel sa buong mundo. Nag-out of the country ang kanyang boss para sa isang business assembly na daduluhan nito sa UK. Ang akala ni Madeline ay sa Sabado pa ang uwi nito. Kaya naman, buong gabi siyang nanunood lang ng K-drama at alas 3 na ng madaling araw natulog. Buong akala niya kasi ay wala pa rin siyang pasok kinabukasan. Nagplano pa nga siyang mag-mall ngayon kasama ang kaibigan. Hindi naman niya akalaing uuwi agad ang kanyang boss. Dismayado at naiinis man ay wala pa rin siyang magagawa. Ito pa rin ang nagpapasweldo at bumubuhay sa kanya kaya kailangan niya talagang sundin ito. Pero sino kasing matinong boss na nambubulabog ng alas 6 ng umaga? Tsaka, papupuntahin pa ako sa airport in just 30 minutes? Eh, ang layo-layo pa nun! Reklamo niya habang nagsisipilyo. Nagmumog kaagad siya ng bibig at niluwa sa lababo ang tubig, tsaka pinagmasdan ang sarili sa harap ng salamin. Hay, di ka pa nasanay sa ungas mong boss, Madeline. Naiiling na lang niyang sabi at hinuhugasan ang sipilyo tsaka nilagay sa baso. Dahil wala na siyang oras pang maligo, kaya nagsuot na lamang siya ng damit at diretso nang lumabas ng bahay. Hindi na nga siya nakapagsuklay dahil sa pagmamadali kaya magulo at buhaghag pa ang buhok nito at naglakad papunta sa paradahan ng sasakyan. Miss Buenavista, nasan ka na? Sir, hello? Nasa tricycle pa po ako. Pero paparating na po ako dyan. Giit ni Madeline habang nakaangkas sa likuran ng driver. Alas 7 pa kasi bumabiyahe ang jeep sa kanila at dahil alas 6 pa ay wala siyang masakyan. Mabuti na lang at may tricycle siyang natsyempohan. Nag-aantay ako rito. Bilisan mo naman. Reklamo nito. Pero sir, wala pa namang 30 minutes eh. Giit niya naman sabay tingin sa oras ng relo. Napangiwi pa siya nang makain ang sariling buhok dahil tinatangay ito ng malakas na hangin dahil sa takbo ng tricycle na kanyang sinasakyan. Gosh! Okay, but be here in 30 minutes ha, or you're fired. Sagot nito at binabaan kaagad siya ng tawag. Nye, or you're fired mo mukha mo. Ulol, may pa 30 minutes ka pa, tapos di ka makapag-antay. Pairap na sabi ni Madeline at binulsa agad ang cellphone. Kuya, pwede pa kabilisan pa? Malilate kasi talaga ako eh. Reklamo niya sa driver. Ma'am, sumusunod lang po kasi ako sa minimum speed limit.
Baka malintikan tayo ng pulis nito pag napabilis ako ng takbo. Nako, at ako naman ang malilintikan ng boss ko kuya pag nalate ako. Problemadong sabi ni Madeline at napakamot ng ulo. Lord, bakit napunta pa kasi ako sa ganitong klaseng boss? Oo, pangit ako. Pero naging mabait naman ako ah. Nagdo-donate naman ako sa simbahan pag may pera ako. Pabulong na sabi niya. Ilang minuto pa lang silang nagpatuloy sa biyahe nang kaagad na huminto ang tricycle na sinasakyan niya. Kuya, bakit po? Mukhang may welga ata ngayon ma'am. Sinarado ang daan ng ruta papuntang airport. Kamot noong sabi ng driver. Nako, kung kailan malapit na tayo. Malilintik ka na talaga ako nito. Angal pa niya. O siya kuya, dito na lang ako. Ito bayad ko. Nagmamadaling sabi niya, sabay abot ng pera sa driver. Mukhang wala na talaga akong choice. Buntong hiningan niya ang sabi, habang pinagmamasdan ang papalayong tricycle na sinakyan. Kaagad niyang pinulupot ang long sleeve ng damit na suot hanggang siko, tsaka isa-isang hinubad ang heels niya. Nang masigurong okay na ang lahat, ay kaagad niyang tinakbo ang kahabaan ng kalsada papuntang airport. Pwisit na buhay to! Inis na sigaw niya habang tumatakbo. Sa kabilang banda naman ay si Gabrielle Sanford na nasa pribadong eroplano nito at pauwi na ng Pilipinas. Pagkatapos na pagkatapos kasi ng business assembly na dinaluhan niya ay kaagad na rin siyang umuwi. Yun lang din naman kasi ang pinunta niya at wala ng iba. An urgent meeting? Mula sa bintana ng eroplano ay nilipat ni Gabrielle ang tingin sa assistant nito na prente lang na nakatayo sa harapan nito. Opo, si Sir Hernan po ang nag-organisa ng meeting na dadaluhan ng mga board of directors at mga investors ng kumpanya. Mukhang importante po ata. Nagtataka man ay napatango na lamang si Gabrielle. Umalis kaagad sa harapan niya ang assistant at siya naman ay napasimsim ng tsaa. Ano naman kaya ang plano mo, Tito? Pabulong na sabi niya. Hindi lingid sa kaalaman ni Gabrielle na gustong maangkin ng kanyang tito ang kumpanya nila. Inaasam kasi nito noon na makuha ito, ngunit pinamana ng lolo niya sa kanyang ama ang kumpanya. At nang pumanaw ang ama niya, sa isang aksidente ang buong akala ng tito niya ay makukuha na nito ng buo ang kumpanya. Ngunit pinamana ito ng lolo niya sa kanya. Natitiyak ni Gabrielle na may gagawin na naman itong plano para mapabagsak siya. Lalo pat acting president pa lamang siya at hindi pa pormal na napasakan niya ang buong Sanford industry. At mukhang sisimula na nito mamaya ang mga hakbang nito sa hindi niya alam na dahilan. Napadapo ang tingin ni Gabrielle sa kanyang cellphone nang bigla itong magring. Hello mom? Sagot niya sa tawag. Nagpadala ako ng press para salubungin ka sa airport. Pinigyan ko na sila ng tip tungkol sa aasahan nila sa'yo. Just say yes sa mga itatanong nila. Sopistikada nitong sabi. Mom, ano na naman to? Reklamo niya. Just do what I told you, son. Para naman ito sa ikabubuti mo. Alam kong alam mo na ang inorganisang meeting ni Hernan. Kaya gawin mo na lang. Hindi na nakasagot pa si Gabrielle nang ibaba na ng ina ang telepono. Napasandal na lamang siya sa upuan at hinilot ang sentido ng ulo niya. Pagkababa ng eroplano, ay dinumog kaagad ng press si Gabrielle gaya ng inaasahan niya sa sinabi ng ina. Mabilis siyang lumapit sa mga ito para sagutin ang mga tanong sa kanya. Mr. Sanford, totoo nga bang engaged ka na at ikakasal ka na sa susunod na linggo? Nagulat si Gabrielle sa tanong na iyon. Ang inaasahan niya ay tungkol sa kumpanya ang itatanong nito, ngunit hindi pala. Muli ay naaalala niya ang sinabi ng ina, kaya napatango siya. Kung ganon, bilang isang tanyag na CEO ng Sanford Industry, ang fiancé mo ba ay nanggagaling din sa isang tanyag na pamilya na maaaring magpatatag sa kumpanya ng mga Sanford? Hindi na makasagot pa si Gabrielle dahil sa kaguluhan kaya ang assistant na lang nito ang pumunta sa harapan. Yun lang po muna. Kakarating pa lang ni Mr. Sanford galing UK. He's in jet lag for now. Thank you. Kaagad na hinaranga ng mga security ang mga press at sila naman ay pumunta na sa kung saan nag-aantay ang sasakyan nila. Nasaan na ba si Secretary Madeline? Kailangan na natin makaalis ngayon. Inis na sabi niya. Sir! Isang sigaw ang kanyang narinig at kaagad na napatingin sa sekretarya na pawis na pawis at hinihingal. Sir! Nandito na po ako!
hinihingal na sabi ni Madeline, sabay hawak sa kanyang dibdib. Kung magulo na ang buhok niya, mas naging sabog pa ito dahil sa ginawa niyang pagtakbo. Inayos kaagad ni Madeline ang kanyang eyeglass at napatingin sa boss na nakatingin lang sa kanya sabay lipat ng tingin sa rilo nito. "You're 59 seconds late. Very unprofessional, Secretary Madeline." Napailing pa ito habang hawak ang panga. "Actually, sir, I don't need an explanation right now. Call Ruel para ipahanda ang chopper. May urgent meeting ako. Baka may press na namang susulpot." Pagputol pa nito sa kanyang sasabihin at kaagad siyang tinalikuran. "Anak, tanglintik na pala kang..." Aambahan na sana niya ito ng kamao dahil sa inis. Pero kaagad itong humarap sa kanya. "Yes, Secretary Madeline. Para saan niyang kamaong yan?" "Wala, sir. Nagiinat lang. Ay, inaantok pa kasi ako." Palusot niya. Kaagad silang sumakay ng kotse. Magkatabi sila ng boss sa likuran at ang assistant naman ito ang nagda-drive. Habang bumabiyahe, ay tinawagan ni Madeline ang tagapag-alaga ng chopper ng boss upang ipahanda ito. Ilang minuto lang ay nakarating na kaagad sila sa isang hotel branch ng boss nila. Sumakay sila ng elevator hanggang sa makarating sila sa rooftop kung saan nakaabang ang chopper na sasakyan nila. Mabilis ang naging paglakad nila dahil late na daw ang kanilang boss sa dadaluhan itong urgent meeting. Nakasunod lang din si Madeline sa likuran ng boss. Ngunit biglaan itong huminto kaya naumpog siya sa likuran nito. "Sorry po, Mr. Sanford." Hinging tawad niya rito. "Naayos mo na ba mga dokumento para sa meeting mamaya?" Tanong ni Gabriel sa kanya na ikinatango lang ni Madeline. Nagulat siya nung pasadahan siya nito ng tingin mula paa hanggang sa buhok niya. "Dan sarili mo naman ang ayusin mo. Parang di ka na tao." Nakangiwi nitong sabi at nauna nang maglakad tsaka sumakay na ng chopper. "Apoy bastos to ah!" Giit ni Madeline at napairap na lang tsaka sinuklay ang buhok gamit ang daliri niya. Tsaka inayos rin ang suot na damit, sumunod na sumukay. Alas 9 na nang makarating sila sa Sanford Company. Mabilis agad silang bumaba at sumakay ng elevator papunta sa conference room kung saan gaganapin ang meeting. "Nandito na si Mr. Sanford, so I guess kailangan na nating umpisahan ang meeting." Giit ni Mr. Hernan Sanford, ang Vice President. "Kakauwi ko lang galing sa isang business assembly sa UK, kaya pasensya na kung medyo pinag-antay ko kayo. So let's properly start this meeting. What's with this urgency?" Giit ni Gabriel. Nakaupo lang sa gilid nito si Madeline habang binubuksan ang laptop upang gumawa ng minutes. "Patungkol ito sa last will and testaments ni Chairman Choi." "Nabasa ko na yun." "Ang nabasa mo ay unang last will and testament ni Chairman Choi. Ngunit ilang araw bago niya iyon pinirmahan, ay iniba niya ito at gumawa ng panibagong dokumento. Nandito si Attorney Huson para i-discuss ang mga iyon." Giit naman ni Hernan Sanford. Kaagad na tumayo ang isang lalaki na nasa 50 na ang edad. Inayos nito ang suot na salamin at naglabas ng mga papeles. "Ito yung last will and testaments na pinirmahan ni Chairman Choi noong ika-16 ng Agosto 2020. Attorney, ba't hindi ito yung pinabasa mo sa akin?" Nakakuyong ang kamaong sabi ni Gabriel sa matandang abogado. "Pasensya na, Mr. Sanford. Hindi ko na malaya na ibang dokumento pala ang pinabasa ko sa iyo. Ngunit ayon dito, ipapamana ni Chairman Choi ang Sanford Company pati ang mga planta sa Laguna, Pangasinan at Ilocos sa iyo. Ang mansyon ay binibigay niya kay Mrs. Sanford at iilang mga resorts at rancho na pagmamayari. Habang ang mga iba pang negosyo sa labas at loob ng bansa, pati ang mga lupa niya sa Visayas at Mindanao, ay binibigay niya kay Mr. Hernan Sanford." "Wala namang mali sa pagbibigay ng mana. Ano bang problema at bakit nagbatawag pa kayo ng meeting?" "Mr. Sanford, kalakip ng pagpapamana sa iyo ng Sanford Company ay isang kondisyon. Kailangan may mapapangasawa ka na bago sumapit ang 30 mong kaarawan." "Ibig sabihin void ang last will and testaments na pinabasa sa iyo ni attorney noon. Kaya itong last will and testaments na binabasa ni attorney ngayon ang masusunod. Nakalagay din dyan na kailangan mong makahanap ng mapapangasawa bago sumapit ang 30 mong kaarawan. Di ba bukas na yon?" "Nakasaad sa dokumento rin na kapag hindi nagawa ni Mr. Gabriel Sanford ang kondisyon, ay ibibigay nito sa bunsong anak na si Hernan Sanford ang kumpanya."
Napangisi si Hernan kay Gabriel na lihim na ikinainit ng loob ng binata. Hindi pa rin talaga ito tumitigil na gumawa ng paraan upang pabagsakin siya at angkinin ang pamamahala ng Sanford Company mula sa kanya. Ngunit hindi siya magpapatalo sa gahaman niyang tsuhin. At dahil hindi nagawa ng pamangkin ko ang kondisyon, I assume na sa akin dapat mapupunta ang pamamahala ng Sanford Company. Nakangising sambit ng tsuhin niya. Napuno ng ingay at usapan ang mga board of directors at investors ang loob ng silid. Nginisihan siya ng tito niya, kaya mahigpit na napakuyom ng kamao si Gabriel dahil sa inis. Hanggang sa mapadako ang tingin ni Gabriel sa sekretarya niya na kumakain lang ng lollipop habang nagla-lapop at tila walang pake sa kaganapan sa loob. Ang buhaghag nitong buhok, ang malaki nitong salamin at weirdong pananamit. Hindi ito pasok sa tipo niya, ngunit wala na siyang choice. At sinong nagsabing hindi ko nagawa ang kondisyon? Giit ni Gabriel na nagpatigil sa bulung-bulungan sa loob. Sinenyasan niya ang assistant at pumasok ito. May ibinulong siya dito, kaya kaagad nitong kinuha ang laptop ni Madeline. Hoy, teka, nagsusulat ako ng minutes! Reklamo pa rito. Nag-scroll ito sa isang site hanggang sa makita na nito ang hinahanap. Ito ang clips kung saan in-interview ako kanina sa airport patungkol sa fiancé ko. Kung alam ko lang sana na ganito, edi sana mas hinabaan ko pa ang sagot ko sa mga press kanina. Nakangising sabi ni Gabriel at patutsyadang dinapuan ng tingin ang tsuhin niya na ngayon ay tila galit na. Imposible! Wala kang pinapakilala sa aming nobya. Natitiyak akong plano mo ito para manipulahin ang last will and testaments ni Papa. Nag-aalborotong sabi ng tsuhin niya. Hindi naman tayo malapit at hindi ka naman espesyal sa akin para bahagian ko patungkol sa personal kong buhay. At ano, manipulahin? Para sa impormasyon mo, Mr. Hernan Sanford, nangyari ang interview kanina. Ngayon ko nga lang nalaman ang tungkol sa kasunduan, kaya paano ko itong mamanipulahin? Asik niya rito. To end the confusion of everyone, I would like you to meet Madeline Buenavista, my secretary, and my fiancé. Sabay hila niya sa walang kamuwang-muwang na sekretarya at niyapos ang bewang nito. Ang pangyayaring iyon ay nasa isip palagi ni Madeline matapos ang meeting. Hindi pa rin nagsisink in sa utak ni Madeline ang nangyari kanina. Patuloy na naglalaro sa utak niya ang pagyapos ng boss niya sa kanyang bewang, ang makahulog panty nitong ngiti at pagtawag nito na asawa sa kanya. Tahimik lang na nakasakay silang tatlo sa elevator. Pagkatapos kasi na ipinakilala siyang fiancé nito sa lahat, ay kaagad silang umalis. Tungkol pala kanina, hindi ko alam kung anong nakain ko kanina at ikaw ang pinakilala ko. Maybe because I have no choice. Nakasalalay dito ang kumpanya ko. So let's settle it tomorrow. For now, umuwi ka na at magpahinga. Mabilis nitong putol sa sasabihin niya. Nang bumukas na ang elevator, ay mabilis itong naglakad, palabas kasabay ang assistant habang siya ay nakatunga nga lang na nakatingin dito. Walindika! Ano tong nabungaran kong balita sa TV na fiancé ka daw ng boss mo? Totoo ba yun? Sigaw ng kaibigan niyang si Sam sa kanya at binatukan siya nito. Aray! Ba't nang babatok? Inis niyang sabi rito, sabay punta sa ref niya at kumuha ng fresh milk tsaka sinalin sa baso. Paganyan-ganyan ka lang pero nasa loob pala ang landi mo. Grabe ka ha? Ang boss mo pa talaga? Gigil na sabi nito at napaupo sa mesa. Mabilis na ininom ni Madeline ang gatas tsaka padarag na binagsak ang baso sa mesa. Hindi yung totoo, okay? Tsaka tignan mo nga ang itsura ko. Mukha ba akong pasok sa standards ng lalaking yun? At sa tingin mo papatol ako sa arguanting gaya niya? No way! Asik niya tsaka nakapamewang pa na tumingin dito. Ikaw babae ka, di ka na nga marunong magsuklay, choosy ka pa. Pangit ka, palay na ang lumalapit sa'yo. Kinikilig nitong sabi. Kasi mukha akong manok, ganon. Pairap niyang sagot dito. Oo, ay hindi, I mean, grasa na ang lumalapit sa'yo. Ba't nagpapaka-choosy ka pa? Diyos ko! Isang Gabriel Sanford na handang luhuran ng mga kababaihan dahil sa angkin itong yaman at karisma.
gosh, ang swerte mo, te! Ewan ko ba sa lalaking yun kung bakit basta-basta na lang akong hinila at pinakilalang fiancé sa lahat? Kapanipaniwala bang magiging fiancé ako nun? Di talaga nag-iisip? Ang arte-arte mo talaga. Kung ayaw mo, ako na lang. Palit na lang tayo. Biro nito. Kahit lamunin mo ng buo yung Gabriel na yon, wala akong pake. Irap niyang sagot. Ay, paano na ako nito? Paano kung nakarating kina mama at papa yung balita? Ay, kukuritin naman ako noon sa tagiliran ko. Sanford, ano ba tong problemang ginawa mo at dinawit mo pa ako? Reklamo niya sa sarili. Napaupo na lang si Madeline sa sofa at padaos-dos na sumandal dito habang problemadong problemado. Ang gusto niya lang ay lumuwas ng Maynila at magtrabaho ng matiwasay. Bakit may paganito pang plot twist sa buhay niya? Napasabunot na lamang si Madeline ng buhok niya nang biglang tumunog ang doorbell ng pinto. Pakibuksan muna, Sam. Baka yung parcel ko yan, magsi-CR muna ako. Utos pa niya sa kanyang kaibigan na nasa kusina. Okay, baka wedding gown mo na ito. Ako ang maid of honor, ha? Pasigaw rin ito ang sagot. Luka-luka. Sagot ni Madeline at kaagad na tinungo ang banyo. Matapos niyang gumamit ay naghinamos muna siya tsaka pinagmasdan ang sarili sa harapan ng salamin. Makinis ang mukha niya dahil alaga niya ito. Maganda ang mata niya gaya ng sabi ng iba sa kanya. Malarosas ang kulay ng labi niya at medyo may ibubuga rin naman ang tangos ng ilong niya. Ang problema lang siguro ay ang buhaghag at kulot nitong buhok tsaka makapal na salamin. Tsaka hindi rin siya marunong mag-ayos at manamit. Ano kayang nakita ni Mr. Sanford sa akin? At ako pang pinakilala niyang fiancé sa lahat. Kahit ako nababadoyan sa sarili ko. Tanong niya pa sa sarili. Matapos iyon ay lumabas kaagad si Madeline ng banyo. Well, beauty is in the eye of the beholder. Kaya baka matagal na akong crush ni Mr. Sanford. Oh my God! Gulat na sigaw niya at napahawak sa dibdib niya sa sobrang gulat nang bumungad sa kanya ang nakadekwatrong boss. Sir, ba't kayo nandito? Gulat pa rin niyang tanong dito. Prente lang itong nakaupo sa maliit nilang sofa habang pinagmamasdan ang kabuuan ng apartment niya. Ang awkward nga nitong tignan sa kinauupuan dahil hindi ata bagay ang mamahalin nitong office suit sa sofa na binili niya lang sa Divisoria. Ang liit ng apartment mo. Paano mo na ipagkakasya ang sarili mo dito? Nakangiwing giit nito at nakapamulsang tumayo habang nakatingin pa rin sa paligid. Hindi naman ako nagkulang ng pasweldo sa'yo and bonuses para magtiis ka sa ganito. Anyways, pumunta ako dito para sabihing magbihis ka at may importante tayong lalakarin. Ha? Saan naman, sir? Day off ko po ngayon. Nakalimutan mo na yung kahapon? Aayusin natin yung gusot na yon. Giit nito patungkol sa pagpapakilala nito na kanyang fiancé. Tumigil ito sa harapan niya tsaka tinignan siya mula ulo hanggang paa. Kapag sinabi kong magbihis ka, bihis talaga ah, yung magmumukha kang tao. Paalala nito sa kanya. Aba, bakit? Hayop ba ako? Pinasadahan ulit siya nito ng tingin at tsaka ngumuwi. Mas cute pa nga ang aso ko sa'yo. Gustong-gustong bigwasan na ni Madeline ang boss niya. Napakasama talaga ng ugali nito. Kahit 5 taon na siyang nagtatrabaho dito, ay hindi pa rin siya masanay-sanay sa ugali nito. Kung pwede lang sana itong ipalapa sa mga aso nila sa probinsya ay ginawa na niya. Ngunit isang hamak na trabahante lang siya at kung agwat ng estado sa buhay ang pag-uusapan, ni dumi sa kuko nito ay wala siyang binatbat. At mas lalong sinampal si Madeline ng katotohanan nang matagpuan niya ang sariling nakaupo sa sala ng mansyon ng boss niya. Habang nakatingin siya sa nagkikintabang mga kagamitan dito sa loob, mas lalong pinapamukha nito na napakayaman nito at pulubi lang siya. Nagandahan at nalakihan ka ba sa bahay ko? Kuha ng atensyon nito sa kanya. Tumango naman siya. Well, magiging sayo din ito. At hindi ka na magtitiis sa maliit mong apartment dahil titira na tayo sa iisang bahay. Pagkatapos nating isettle ang lahat ng mga issues natin ngayon. Dagdag nito na ikinakunot ng noo ni Madeline. You know what I mean. Naging padalos-dalos ang desisyon ko kahapon na ipakilala kita bilang fiancé ko.
It was a reckless move. Saan nito na dekwatrong nakaupo sa mamahali nitong sofa? Buti alam mo. So I guess I have no choice, kundi isabayan tong gulong pinasok natin. Kaya I have proposal sa'yo. Giit nito na ikinakunot lang ng noo ni Madeline. Pakasalan mo ko, Secretary Madeline. Casual lang ang pagkakasabi nito na parang nag-aalok lang ng product na ipinibenta. Kaagad na nanlaki ang mga mata ni Madeline. Papakasalan? Ikaw? Baliw ka na ba? Seryoso ako. Total, ang pagkakaalam ng lahat ay fiancé na kita. Kaya, totohanin na lang natin. E kasalanan mo naman yun. Ba't nadadamay ako? Tsaka kung makapag-alok ka ng kasal at pag-aasawa, parang nasa isang business proposal ka lang. Hoy sir, sagrado ang kasal at pag-aasawa. Hindi basta-basta yun. Pinagsasabi mo dyan? Kung pwede lang nga sanang hindi ikaw. But I have no choice. Ikaw na ang napakilala ko. We'll both benefit naman dito. Pag naipasa na sa akin ang kumpanya, pwede na tayong mag-divorce. At ikaw, babayaran kita. Sir, hindi naman po ako ganung klaseng babae. Sagot ni Madeline. 1,000,000. Sapat na ba yon para pakasalan mo ko? Kaagad na lumapit ang assistant nito at naglapag ng isang cheque sa harapan niya. Parang may kung anong umapak sa puso ni Madeline dahil doon. 5 taon niyang pinagsisilbihan ng boss. Nagre-reklamo siya pero ginagawa niya pa rin ang pinag-uutos nito kahit labag na sa guidelines ng trabaho. Wala siyang ibang ginawa kundi maging mabuting sekretarya nito. Ganito na ba kababa ang tingin nito sa kanya? Hindi ko po yan matatanggap, sir. Seryoso at naluluhang giit ni Madeline. Hindi niya akalaing may isa sa mapapala ang ugali nito. Anong gusto mo? 2,000,000? 3? Dodoblehin ko ba? Just name your price. You'll benefit. I will also. In fact, ako pa nga ang lugi dito. May pera ka na. May gwapo at mayaman ka pang asawa. Lahat ng babae naghahabol sa akin. Lahat kaya nilang gawin para pakasalan ko lang sila. Ikaw na nga itong inaalok ko ng kasal. 1 sampal ang binigay ni Madeline sa pisngi ni Gabriel. Sumusobra na ito at hindi na iyon makayanan ng emosyon niya. Sir, walang galang na. Di porket gwapo ka at mayaman ay lahat kaya mo nang bilhin ng pera mo. Hindi ako ganong klaseng babae na gaya ng sinasabi mo na handang sambahin ka. Oo, pangit ako. Mahirap ako. Pero hindi iyon dahilan para mapasunod mo ako sa kung anumang gusto mo. Mabilis na pinaalis ni Madeline ang mga luha niya at agad na umalis sa mansyon at sakay ang taxi. Buong gabing iniyaka ni Madeline ang pangyayaring iyon habang nasa harapan siya ng laptop at nagtatype ng resignation letter. Sumama talaga ang loob niya. Hindi niya akalaing gagamitin nito ang kahirapan nila upang bilhin siya. Hindi siya isang bayarang babae. Nagpunta siya sa Maynila upang magtrabaho ng matino, upang makatulong sa pamilya niya. Ang pamilya niya. Napatigil si Madeline sa pagtatype ng resignation letter nang maisip niya ang pamilya niya. Siya lang ang pag-asa ng mga ito upang makaahon sila sa kahirapan. Paano na lamang ang mga ito kapag umalis siya sa trabaho niya? Tiyak wala na siyang mahahanap pa na ibang trabahong magpapasweldo sa kanya ng malaki. Hindi ako pwedeng sumuko. Hindi ang isang Gabriel Sanford ang sisira sa mga pangarap ko sa buhay. Giit niya. Kinabukasan ay maagang pumasok si Madeline sa trabaho. Inalis niya sa isip niya ang mga nangyari kahapon at tinuring na isang normal na araw lang yon. Pagkapasok niya sa opisina ay kaagad siyang pumunta sa table niya. Nagtaka siya nang makitang may bouquet ng bulaklak na nakapatong doon. Saan naman galing to? Tanong niya sa sarili. Mabilis niyang binuklat ang nakatuping papel dito at binasa. Secretary Madeline, please accept this flower as my apology. I know I offended you yesterday at pinagsisisihan ko yun. Na-pressure lang ako sa mga nangyayari kaya nasabi ko yun. Sana mapatawad mo ako. Nagsasorry, pinakagwapo mong boss. Napangiwi naman si Madeline matapos mabasa ang huling linya. Hindi niya alam kung seryoso ba ito sa paghihingi ng tawad o pinaglalaroan lamang siya. Tinabi na lang ni Madeline ang bulaklak at nagpatuloy na sa pagtatrabaho. Sumapit ang lunchtime at napansin niyang bakante pa rin ang upuan ng boss. Mukhang na-guilty talaga ito kahapon kaya hindi siya nito kayang pakiharapan. Dapat lang, sa sakit ng mga insultong binitawan nito,
Mag-ipon muna siya ng kakapalan ng mukha bago siya harapin. Uy, nakita niyo pa si Sir Sanford kanina? May dala siyang lunch. Mukhang sariling luto ata kasi nasa Tupperware. Para kanino kaya yun? Baka may nililigawan dito sa kumpanya. Hala, we, sino naman? Ang swerte naman kung totoo. Ang gwapo-gwapo ni Sir at ang yaman pa. Sana ako na lang. Gaga, kalat na sa balita na may fiancé na siya. Tsaka sa yaman nun, hindi yun papatol lang sa empleyado. Baka dadalaw dito yung fiancé at sabay silang kakain sa opisina nila. Yun ang narinig ni Madeline na usapan mula sa mga empleyado habang paakyat siya galing sa kantin. Bit-bit ang iced coffee na binili, sumipsip lang siya at pinagsawalang bahala ang mga narinig. Wala din naman siyang pake. Ngunit laking gulat niya nang pagkapasok niya sa opisina ay naabutan niya ang boss na naglalapag ng mga Tupperware sa ibabaw ng kanyang lamesa. Hindi niya inaasahan ang ginagawa nito. It was so unusual of him. Bahagya rin itong nagulat nang makita siya sa may pintuan. Hello, Secretary Madeline. Nandiyan ka na pala. Kaagad itong inayos ang necktie at suot na suit at pilit na pinapormal ang boses. Naganda ako ng lunch mo. Kumain ka na. Paraan niya na naman ba ito para kunin ang loob niya? Napairap na lamang si Madeline. Tsaka padarag na nilagay ang bag sa upuan niya at naupo. Sir, kung sa tingin niyo, mapapapayag niyo ako sa alok niyo sa mga pa-lunch-lunch niyo, nagkakamali po kayo. Masungit niyang sabi. Napakamot na lamang ito sa ulo, tsaka nahihiya siyang tinignan. No, it didn't mean that way. Gusto ko lang talagang mag-sorry sa mga nasabi ko kahapon. And this lunch is my way of peace offering kaya sana tanggapin mo. Malumanay nitong sabi. I know nagkamali ako, kaya sungitan mo ko, magalit ka sa akin. Kahit hindi ganun dapat ang trato ng isang sekretarya sa boss niya. Hindi ako magagalit kasi. Deserve ko naman matrato ng ganun. Masama pa rin ang loob ni Madeline kay Gabriel, kaya buong araw niya itong di pinansin. Sumuko din ito kalaunan at umalis ng opisina mga bandang hapon. Napasandal na lamang si Madeline sa swivel chair niya at hinilot ang sentido. Dahil nga hindi nagtrabaho ang boss niya, ay siya ang sumalo sa lahat. Pagod siyang umuwi sa apartment. Hindi na nga niya nagawa pang maligo at dumiretso na lamang sa kanyang higaan. Mahimbing ang naging tulog ni Madeline na binulabog lamang ng paulit-ulit na tunog ng doorbell. Sam naman! Inaantok na reklamo niya habang kamot ang ulong lumabas ng kwarto at pinagbuksan ito ng pinto. Nakakabulabog ka na ng tulog! Naputol ang dapat na sasabihin niya na imbis na kaibigan ang sumalubong sa kanya, ay katawan ng boss nitong napasandal sa kanya. Amoy alak ito at base sa hitsura nito ay lasing ang kanyang boss. Anong ginagawa niyo dito? Lasing ka pa talagang ng bulabog ng tulog? Secretary Madeline, sorry na, please. Giit nito at mapupungay ang matang nakatingin sa kanya dahil sa kalasingan. Bakit dito ka nagpunta? Wala ba kayong bahay? Diyos ko, may kasalanan ka na nga sa akin. Ako pa ang mapeperwisyo dahil sa kalasingan mo. Reklamo niya at sinarado ang pinto tsaka inalalayan ito sa sofa na maupo. Asan bang phone mo? Tatawagan ko lang ang assistant mo. Kamot ulong reklamo niya pero kaagad na bumukas ang pinto ng apartment niya at isang bulto ng tao ang papungas-pungas na gumapang sa sahig. Boss, andyan ka ba? Gusto nang sumabog ni Madeline sa inis. Dahil maging ang assistant nito ay lasing din. Mukhang magkasama itong nag-iinuman. Andito ako, George. Sinusuyo ko ang future wife ko. Lasing na sagot naman ni Gabriel sa assistant nito. Future wife ka dyan? Diyos ko, paano ba to? Dalawang lasing sa apartment ko. Problemado niyang sabi. Kaagad na inakbay ni Madeline ang braso ng boss sa balikat niya at binala ito sa kanyang kama. Nagmistulang higante ito dahil naokupa ng buong katawan nito ang maliit niyang kama at ang mga paa nito ay nakalaylay sa sahig. Paano ba to? Problemadong sabi ni Madeline at kumuha ng ekstrang damit niya at binasa para ipunas sa mukha ng boss niya. Gosh, kailangan ko ba siyang hubaran ng damit? Tanong niya sa sarili. Malamang,
pero bubuksan ko lang siguro ang butones at pupunasan ang katawan niya. Yun lang siguro para mawala ang amoy ng alak. Wala naman akong panlalaking damit dito para bihisan siya. Giit ni Madeline sa sarili. Labagman sa loob ay pikit mata at dahan-dahang binuksan ni Madeline ang butones ng long sleeve nito. At nang mapagtagumpayan niya ay napalunok siya ng laway nang bumungad sa kanya ang bato-bato nitong katawan. Mahabaging Emre, gabayan niyo po ako palayo sa temptasyon. Bulong niya at dahan-dahang pinunasan ang katawan nito. Mads. Napaangat siya ng tingin sa boss nang magsalita ito. Mukhang nananaginip ito dahil nakapikit pa ang kanyang mga mata. Pero bakit pangalan niya ang sinasambit nito? Sorry talaga. Sana mapatawad mo ko. Pagod na ako. Pagod na ako maging perpektong anak. Maging perpektong apo. I did everything to make them proud. Makuha ko lang ang Sanford Industry. Sarili ko naman ang uunahin ko. Mga pangarap at gusto ko naman ang susundin ko. But how can I do that if the person I promised to marry nung bata pa kami ay galit sa akin? Watch this life. Napatigil si Madeline sa ginagawa niya at napatingin dito. Nakapikit pa rin ito. Napansin niya ang malalim nitong paghinga. Mukhang tulog na ito. Tumatak iyon sa isipan ni Madeline. At ang tanging paraan nito upang makuha ang kumpanya ay magpakasal ito. Kahit abala siya sa paglalaptop ng meeting na iyon, ay matalas naman ang tenga niya sa pakikinig. Iyon kasi ang skills na dapat meron ang isang sekretarya upang makagawa ng minutes sa isang meeting. Kailangan itong magpakasal para makuha ang kumpanya. At sa paraang iyon, sariling kaligayahan na ng boss niya ang uunahin nito. Pero paano yun mangyayari? Siya lang ang paraan upang makamit iyon ng boss niya. Kahit tarantado ang boss niya sa kanya, ay may mga oras naman na pinapahalagahan siya nito. Sa mga business meeting na dadaluhan, sinisigurado nitong nakakakain siya. Sa pag-uwi ay hatid sundo siya ng assistant ng boss. Kapag nagkakasakit siya, ay binibigyan siya nito ng isang linggong leave, kahit lagnat at sipon lang ang iniinda niya. Arugante minsan ang boss niya, pero hindi niya may pagkakailang busilak ang puso nito. Hindi niya akalaing sa likod ng tila perpektong boss niya ay may pasan-pasan pala itong mabigat na problema. Napagod na rin ito. Kinabukasan ay sapo ni Gabriel ang kanyang ulo nang magising. Mukhang napasobra ata ang kanyang pag-inom. Napatingin siya sa paligid nang mapansing wala siya sa kwarto niya. Napayakap siya sa sarili at napabuntong hininga nang mapansing may suot na damit pa naman siya. Gising na po pala ang lasing naming boss na pumunta lang dito kagabi para perwisyuhin ako. Napatingin siya sa may pinto at nakita ang sekretarya niya na si Madeline na may dalang baso at nakasandal sa pader. I'm sorry. Kaagad na umiwas ng tingin si Gabriel sa hiya kahit hindi naman niya alam bakit napunta siya sa bahay nito. Inumin mo to para matanggal yung hangover na nararamdaman mo. Sabay abot nito sa baso sa kanya. Salamat. Sagot niya at ininom ang binigay nito. Pweh! Ang pait naman ito! Nakangiwi nitong sabi nang bumalatay sa lalamunan niya ang pait at kakaibang lasa. Herbal yan na pinakuluan ko. Turo yan ni Papa sa probinsya. Mabisa daw yung pambawala ng hangover. Eh, ang pait naman kasi. I can call George to get me some meds. Ang assistant mo? Ayun! Bagsak pa rin. Di pa gising. Nakalimutan mo rin bang dalawa kayong lasing na pumunta dito? Nanlaki ang mga matang napatingin si Gabriel dito. Kung ganon, kasama niya palang naglasing ang assistant kagabi. Ano ba kasing nakain niyo at nilunod niyo sarili niyo sa alak? Sa akin pa talaga kayo namimerwisyo? Napakamot na lang ng ulo si Gabriel. Baka magulat ito pag sinabi niyang siya ang dahilan ng pagkakalasing niya. Ubusin mo yan. Ayaw ko sa asawang lasinggero. Giit ni Madeline at kaagad na lumabas ng kwarto. Nanlaki ulit ang mata niya. Ibig sabihin, pumapayag na ito? Mabilis niyang inubos ang binigay nitong gamot. Wala siyang pake kung mapait ito. Kaagad siyang nagtungo sa kusina kung saan naabutan niyang nagtitimpla ng kape si Madeline. Tama ba yung narinig ko kanina? Ayaw mo ba? Gusto mong bawiin ko? Gusto, pero
Pero bakit? Baka kasi guni-guni ko lang yun kanina. Gusto ko lang makasigurado. Oo nga, pumapayag na ako. Pero syempre, kailangan nating pag-usapan ang magiging setup natin. Gosh, thank you. Thank you so much. Masayang sabi ni Gabrielle dito at niyakap ang sekretarya. Nagulat man ay hinayaan lang iyon ni Madeline. Ngayon niya lang ito nakitang sobrang saya sa loob ng 5 taon na pagtatrabaho. Mabilis na lumipas ang araw at kaagad na napag-usapan nila ni Gabrielle ang magiging takbo ng pagpapakasal nila. May kontratang binuo si Madeline. Ayaw sana ni Gabrielle dito, ngunit siya ang nagpumilit. Kailangan iyon para sa setup na gagawin nila. Ang napag-usapan nila ay titira sila sa iisang bahay, ngunit magkaiba sila ng kwarto. Magpapanggap lang sila na tunay na mag-asawa sa mata ng publiko. At pag nasa loob na sila ng bahay, ay kaswa lang. Magde-divorce agad sila pagkakuha ni Gabrielle ng kumpanya. Pirma nila ang nagselyo sa kontrata at kaagad na naging mabilis ang mga pangyayari dahil natagpuan na lang ni Madeline ang sarili na nakaharap sa salamin at inaayusan. Ngayong gabi kasi ang birthday party ni Gabrielle at ngayong gabi rin magaganap ang engagement party niya. Hindi pinaalam ni Madeline sa mga magulang ang tungkol sa pagpapakasal niya dahil hindi rin naman ito totoo. Sinigurado naman din ni Gabrielle na hindi iyon malalaman ng mga magulang niya. Wala na talagang pag-asa tong mukha na to. Mapapaniwala kaya sila na ako ang magiging asawa ni Sir Gabrielle? Mahinahong bulong ni Madeline sa sarili habang kinikilatis ang mukha sa harapan ng salamin. Maganda naman po kayo, ma'am. Hindi lang naayos ng mabuti. Hayaan niyo pong pagandahin ko kayo. Giit ng babaeng naka-assign sa kanya para mag-makeup. Sige, ikaw ang bahala. Mahina at nahihiyang usal ni Madeline dito. Kung ano-ano ang pinagagawa ng babae sa kanya, kasama ang mga assistant nito. Minsan ay napapangiwi siya dahil sa mga pinagagawa ng mga ito sa koko niya. May nilagay din itong hindi niya alam sa kanyang mata at pisngi. Ayan, ready na ma'am! Pwede niyo nang i-check ang sarili niyo sa harapan ng salamin. Nang iharap na ng babae ang upuan niya sa salamin, ay halos mapanganga si Madeline sa gulat. Ako ba talaga to? Tanong niya. Ibang-iba ang itsura niya ngayon sa nakasanayan. Tuwid na tuwid ang kanyang itim at makulot na buhok. Imbes na salamin, ay contact lens ang pinasuot sa kanya. Mas lalong nadipina ang mapupungay niyang mata. Matangos na ilong at pulang labi dahil sa makeup na ginawa nito. I told you ma'am, maganda ka po. Kulang ka lang sa ayos. Shucks! Ang ganda ko! Mangha pa rin niyang sabi. By the way ma'am, ito na po pala yung pinadeliver ni Sir Gabrielle na susuotin niyo. Pwede niyo na pong isuot ito. Habang sa mansyon naman ng mga Sanford, ay dagsaan na ang mga bisitang tao. Ang grande ang venue dahil na rin sa pangunguna ng ina ni Gabrielle. Lahat ng mga kilala sa larangan ng business ay naroon rin at imbitado. Happy birthday bro! Bati pa ng pinsan kay Gabrielle na abala sa pagsimsim ng alak at pakikipag-usap sa mga bisita. Mabuti naman at nakarating kayo. Masayang sabi ni Gabrielle sa mga pinsan. Of course, paano namin palalampasin ang birthday mo at syempre ang engagement mo? May halong pangangantsyaw ang boses na sabi ng pinsan niyang si Dominic. Where's the lucky girl? Gusto namin makilala ang magiging asawa mo. Hirit naman ni Greg. Napatingin naman si Gabrielle sa rilan niya. 10 minutes na itong late. Ala, kinakabahan siya. Baka di si Putin. Biro naman ni Jack. Gagi. I think she's on her way na. Sagot naman niya. I can't believe you're getting married na. Parang dati lang gusto mo lang i-enjoy ang pagiging bachelor mo. So bakit? Possessive ba? Gusto mo agad itali kasi baka maagaw? Biro ni Andy dito. Teka lang. It's my day. Ba't ako naman ang sentro ng mga kalokohan niyo? Natatawang sabi ni Gabrielle at sumimsim ng alak. Of course, it's their coping mechanism dahil isang pinsan na naman nila ang mag-aasawa. Life is different if you are married anymore, right? Less party, tita. Sunod-sunod na tawag ng mga ito nang bigla itong sumulpot. Kaagad silang bumeso sa ina ni Gabrielle na kaagad namang ginantihan nito. Mom,
Bati ni Gabriel sa ina at bumeso rin. Happy birthday, son. Sorry for interrupting your fun here. Giit nito sa kanya. Okay lang, tita. Plano rin naman naming lumapit sa inyo pero si Gabriel yung una naming nahanap. Wika naman ni Jack. Oh, hi. Where's your wife Elise pala, Jack? Tanong nito sa pinsan. Nagpaiwan, tita. Wala kasing magbabantay sa panganay. Actually, I'm just here to greet. Uuwi din agad ako. Alam niyo naman na dapat priority ang pamilya. Giit nito. Oh, of course. You're such an adorable husband and father. Sagot nito. At kagad na tinampal ang braso ni Gabriel na nagpatigil sa pagsimsim nito ng alak. Pag ikinasal ka na, gayahin mo tong si Jack. Responsible. Pangaral nito sa kanya. And speaking of which, hindi ko pa nakikita ang fiancé mo. The program will start later on. Nasaan na ba siya? Tanong ng ina. Wait, I'll call her. Ngunit bago pa niya makuha ang cellphone, ay isang babae agad ang pumukaw sa atensyon ng lahat nang maglakad ito papasok sa venue. Maging si Gabriel ay napanganga rin sa pagkamangha nang makita ito. Sa suot nitong damit, natitiyak niyang ang sekretarya niya ito dahil siya ang nagpadala ng mismong damit na susuotin ito. Napakaganda niya. Iyon na lang ang nasabi ni Gabriel habang dahan-dahan siyang naglalakad para sa lubungin ito. Hindi niya pa rin pinuputol ang tingin sa sekretarya. Kalaunan ay napatingin ito sa kanya at ngumiti na mas lalong nagpahormentado ng kanyang puso. Tila naging mabagal ang paligid at nasa babae lang ang kanyang focus. Yung bibig mo, boss, baka pasukan ng langaw. Pabirong ani nito at kumapit sa braso niya at matamis na ngumiti na ikinagulat ni Gabriel. Ayusin mo naman ang acting mo para kang tuod dyan. Bulong nito na nagpabalik sa wisyo ni Gabriel. Naalala niya ang sa kontrata na kailangan nilang magpanggap sa harap ng lahat. You look dazzling. Wow! Manghang sabi ni Gabriel. Nakangiti man ay palihim na umingos si Madeline sa isip. Oo, magpapanggap sila pero napaka-OA naman itong mag-describe. Halatang niloloko lang siya. Di rin nagtagal ay nagsimula na ang party. May ilang mga programs na ginawa. May naghandog ng mga speech kay Gabriel at pinagsalita din nito. Matapos iyon ay inihipan agad ni Gabriel ang dambuhalang cake nito hanggang mapunta na nga sila sa kanilang engagement part. Good evening everyone. It may surprise everybody, but yes, I'm getting married. Hindi man siya ang inaasahan ng lahat, but she's the girl I love the most and I am willing to spend my whole life with. To my misis ko, I have loved you since we were kids. Hindi mo man maaalala. Pero ako, nakaukit iyon sa puso ko at isipan ko. Ang mga masasayang alaala na pinagsaluhan natin at ang pangakong papakasalan natin ang isa't isa. Ito na yun. Magaganap na. I promise to love you with all my life. I love you so much. Nag-angat ito ng baso sa ere. Cheers for our love that hope will last. Nagpalakpakan ang mga tao, sabay angat din ng mga baso nito at uminom. Isang matamis na ngiti ang pinakawala ni Madeline. Those were sweet. Wala pang nagsalita sa kanya ng ganon. May kung anong humaplos sa puso ni Madeline dahil doon. Sayang lang at kontrata lang ang lahat. At siguro yun din ang dahilan kaya nasabi iyon ni Gabriel. After all, they are just pretending. Hindi man aminin, pero nasaktan konti ang kanyang puso dahil sa ideyang iyon. I never thought na may sweetness palang tinatago ang anak ko sa katawan. At first, I thought you were just making dramas dahil kilala ko ang anak ko at wala siyang nabanggit na kahit ano tungkol sa'yo. Pero sa mga pinagsasabi niya ngayon, mukhang nag-iibigan nga kayo. He never did that. He's a sweet child at nung namatay ang papa niya, tila nawala ang kasiyahan sa kanya. But seeing him look so happy and in love, nagpapasalamat ako sa iyo, iha. You heal him. Nakakainggit man at hindi ako ang nakagawa ng bagay na iyon. But if he needs someone to heal, lubos ko iyong tatanggapin at pasasalamatan. Naluluha itong napatingin sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Hindi nakapagsalita si Madeline. Hindi niya alam ang gagawin. Magiging masaya sana siyang nakatulong kung totoo ang lahat ng pinaggagawa nila.
Ganito pa rin kaya ang magiging reaksyon ng ina ni Gabriel pag nalaman nito ang totoo? Huwag ka pong magsabi ng ganyan, ma'am. Isa ka sa dahilan kung bakit patuloy na lumalaban si Gab sa buhay. Ikaw ang naging sandalan at kinakapitan niya kahit hanggang ngayon. He may not be obvious about this, but deep inside, he is also thankful for you and cares for you. Yun na lang ang naging sagot ni Madeline. Ay, ang swerte-swerte talaga ni Gabriel sa'yo. Mommy na ang itawag mo sa akin dahil you will soon marry na din. Sige po, Mommy. Naiilang na naging sagot niya. Ay, look at that kid. Dati karga-karga ko lang yan habang iniiyak ka ng ama. Ngayon bubuo na siya ng sariling pamilya. Ingatan mo siya ha? Bumuo kayo ng masayang pamilya na hindi niya naranasan ng pangmatagalan. Opo, Mommy. Makakaasa po kayo. Mamahalin ko po siya sa araw-araw. Magagawa niya ba iyon kung hanggang kontrata lang sila? Sana mapatawad siya nito pag nalamang hindi totoo ang lahat ng pinapakita nila. Masayang nakikipagkwentuhan si Madeline sa ina ni Gabriel nang may biglang yumapos sa bewang niya at sumubsob sa kanyang leeg. Nagulat si Madeline doon, ngunit nang makitang si Gabriel pala ito ay kaagad siyang pumirmi. What are you doing? Bulong niya dito. Nahihilo na ako at medyo inaantok. Let me rest here. Mahinang saad nito. Ayan, puro ka kasi alak. Sorry na. I'll take less pag ikinasal tayo, okay? Inaantok nitong sabi. Gusto mo na bang umuwi para makapagpahinga? Na, mas komportable sa'yo kaysa sa kama ko sa bahay. Git nito, para kang bata. Tara, umuwi na tayo. Anong parang bata? Gawan kitang ng bata dyan eh. Kaagad na namula si Madeline dahil sa sinabi nito. Napalingon siya sa likuran at nakitang nakangiti ang ina nitong nakatingin sa kanila. Mabilis agad itong nag-iwas ng tingin. I love you so much. Rinig na rinig ni Madeline ang malakas na pintig ng puso niya. May kung anong sensasyon ang gumapang sa puso niya dahil sa narinig. I can feel your heart beating so fast. Kinikilig ka no? Tawa nito. Stop! Hindi kaya? Namumula at nahihiya niyang sagot. My shy cute fiancé is blushing. Come on, sabihin mo. I love you too. Nagpapanggap pa ba sila sa lagay na ito? Kasi kung wala lang talagang kontrata, maging siya ay mapapaniwala na nagmamahalan talaga silang dalawa. Naging mabilis ang takbo ng panahon, ikinasal agad sila. Hindi man ang grande gaya ng request ng ina ni Gabriel, ay masaya naman iyon dahil sa isa itong garden wedding kung saan dinaluhan lang ng mga bisitang malalapit sa kanila. It is just simple, but it is solemn and magical. At dahil doon, isa na silang ganap na Mr. and Mrs. Sanford. Ay, ang dami mong sinasayang na itlog, Gab! Sinabihan na kitang ako na ang magluluto eh. Pero makulit ka talaga! Inis niyang sabi sa asawa na nakanguso lang sa may tabi habang nakatingin sa basurahan na puno ng kung hindi sunog na itlog ay mga basag naman. Sinubukan ko lang na ipagluto ka. Hindi ko naman nakalaing napakahirap talaga. I never cooked my entire life. Ay, ang daming nasayang. Sorry na. Pwede naman akong bumili ng isang truck ng itlog. Huwag ka nang magtampo, misis ko. Sabay yakap nito sa bewang niya. Hindi ganun, Gab. Hindi dahil may kaya kang bumili, ay magsasayang ka na lang. Try to think of those child na walang makain. Giit niya dito. Okay, okay. Sorry na. Ikaw na pagpapalutuin ko next time. Huwag ka nang magalit, okay? Isang buwan pa lang silang mag-asawa, pero mukhang hindi na nila nasusunod ang kontrata, lalo na si Gabriel. Kung makaasta ito ay parang tunay talaga silang mag-asawa. Nung una ay naiilang si Madeline, pero kalaunan ay nakasanayan niya na lang ito. Kung ito ang gusto nito ay pagbibigyan niya. Gaya ng pinagkasunduan nila ay tumigil muna siya sa pagtatrabaho para mabawasan ang kakailanganin nilang pagpapanggap sa harapan ng maraming tao bilang mag-asawa. Pero sa lagay nila ngayon, kahit walang tao ay para pa rin silang mag-asawa. So, how's your married life ba? Tanong ni Sam nang magkita sila sa isang coffee shop. Eto, naguguluhan. Alam mo naman ang sitwasyon namin, di ba? Our marriage is only bound with a contract. Hindi namin mahal ang isa't isa. Pero kung paano niya ako tratuhin? I'm confused, Sam.
pagkukwento niya. Naguguluhan ako. Ayokong umasa sa pinapakita niya kasi darating din ang panahon na pag napasakan niya ang kumpanya, titigil din ang lahat ng ito. At nasasaktan ako sa ideya na yun. Kasi I think I'm falling in love with him. Mabilis na hinawakan ni Sam ang kamay niya. Alam ka agad nito kung kailan nasa biruan silang sitwasyon at kung kailan nasa seryoso silang sitwasyon na kailangan nilang damayan ang isa't isa. Pinasok mo to. Ginusto mo rin. So face the consequences. Ngunit ang mapapayo ko lang sa'yo ay klaruhin mo. Makipag-usap ka. If he's into you too, kung mahal ka na din niya, edi ipagpatuloy nyo. Breach that contract. Pero paano kung nag-a-assume lang ako? Ayokong masampal na katotohanan pag kinausap ko siya at malaman na parte pa rin pala iyon ng pagpapanggap namin. Niyakap na lamang siya ni Sam. Bakit ba napunta siya sa sitwasyon na iyon? Ang buong akala niya kasi ay hindi mahuhulog ang loob niya sa boss. At mas lalong maguguluhan pa ata ang puso niya nang lumabas sila ng coffee shop at nabungaran ng asawa na gwapong-gwapong nakasandal sa itim na kotse nito at tila may hinihintay. Napatingin pa ito sa relo at nang magtagpo ang mata nila ay kaagad itong ngumiti. Pinakiramdaman ni Madeline ang puso niya. Malakas ang tibok nito. Nakumpirma niya na talagang iniibig na niya ang lalaking ito. How's your day? Nag-enjoy ka ba? Tanong nito at kaagad siyang niyakap. Niyakap niya rin ito bilang parte ng pag-aarte nila sa harap ng publiko. Hay nako, ayan na naman sila. Makahanap na nga ng jowa para di na ako mainggit dito sa tabi-tabi. Biro naman sa kanila ni Sam na ikinatawa nila pareho. Bakit mo ako sinundo? Kaya ko namang umuwi eh. Tanong niya rito. Maaga akong nag-out sa trabaho. May pupuntahan tayo. Giit nito sa kanya at giniya siya patungo sa kotse. O siya, mauna na ako. Enjoy your moments, lovebirds! Hirit ulit ni Sam at sumakay na sa taxi. Saan mo na naman ba ako dadalhin ha? Taas kilay niyang tanong dahil mukhang may binabalak na naman ito. Surprise na yon. Sagot ni Gabriel at sumakay na tsaka pinaandar ang kotse. Inabot sila ng gabi dahil sa Tagaytay pala ang tungo nila. Nakatulog siya sa biyahe at nagising na lang siya nakarga-karga ng naka-bride style. At hindi nga nagtagal ay nakarating sila sa isang garden na kung saan nasa bangin ito at tanaw na tanaw ang malawak na pine tree sa ibaba at ang mga nagkikislapang between. Napuno ng ilaw ang paligid na nakadim lang. Sa dulo ay may lamesa kung saan may nakasinding kandila, nakahandang pagkain at ang wines. Napaka-romantic ng lugar. Nagustuhan mo ba? Tanong ni Gabriel sa kanya na kaagad niyang ikinatango. Happy wedding, Monsery! Bati nito na ikinatawa niya. Loko, may ganun ba? Eh ano naman, gusto ko lang ipagdiwang ang isang buwan nating pagiging asawa. May masama ba dun? Wala naman, hindi ko talaga inaasahan. Sagot ni Madeline. Kaagad siyang pinaupo ni Gabriel at nilagyan ng wine ang kanyang baso. May nagpe-play rin ng violin sa paligid nila. The place is so magical. Iyon na lang ang nasambit ni Madeline. Maganda talaga ang lugar na to, lalo na paggabi. Masarap ang simoy ng hangin at maganda rin pagmasdan dito ang kalangitan pag balak mo magsa-stargazing. Gine-gatekeep ko nga itong lugar na to eh. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi ko ipagdadamot ang lugar na ito sa taong espesyal sa akin. Ipapakilala ko itong lugar na to sa kanya. Napatigil sa pagsimsim ng alak si Madeline dahil sa mga titig ni Gabriel sa kanya habang sinasabi iyon. Eh kung ganun, bakit mo ako dinala rito? Nagtatakang tanong ni Madeline. Pinagsiklop ni Gabriel ang kanilang mga kamay at tumitig sa kanya bagay na ikinalakas ng tibok ng puso ni Madeline. Kahit kontrata lang ang lahat ng ito, Mads, pero gusto kong iparamdam sa'yo na espesyal ka sa akin. You deserve all the good things in the world. Hanggat asawa kita, mga ngako akong aalagaan kita. Wala man ito sa kontrata, pero papahalagahan kita. Walang salita ang lumabas sa bibig ni Madeline. Nakatitig lang siya kay Gabriel at tanging malakas sa tibok ng puso niya lang ang naririnig. Walang ibang lalaki ang nagparamdam sa kanya ng gaya ng nararamdaman niya ngayon. Tanging si Gabriel lang.
Sayaw tayo. Nakangiti nitong Aya sa kanya at kinuha ang kamay niya. Nagpatianod lang siya sa lalaki habang nilalagay nito ang kanyang kamay sa leeg nito. Nakatitig lang siya kay Gabriel habang umiindayog ang katawan niya sa lamyos ng musika. Ramdam na ramdam ni Madeline na sa kanila ang gabing iyon. Napakaganda mo. Bulong nito. Hindi ko akalaing mangyayari ang araw na ito. Giit nito. Napatitig lang si Madeline sa maamong mata ni Gabriel. May kung anong emosyon siyang nababakas dito. Pagmamahal? Kasiyahan? Hindi niya mapangalanan. I love you, Madeline Sanford. Bulong nito at kaagad na sinakop ang mga labi niya. Napapikit na lamang si Madeline habang sumasabay sa galaw ng labi ni Gabriel. Napakapit siya ng mahigpit sa balikat nito habang tinatamasa ang halik na kanilang pinagsaluhan. Rinig na niya ang malakas na tibok ng kanyang puso. Wala na talaga siyang takas. Mahal na niya si Gabriel. Nagpatuloy ang alab ng kanilang damdamin habang nasa suite sila. Patuloy nilang pinagsaluhan ang halik hanggang sa dahan-dahan nilang hinubad ang kanilang kasuotan at humiga sa kama kung saan hinayaan nilang maghari ang init na namumuo sa kanilang sarili. Ang gabing iyon ang nagmarka ng kanilang pagiging mag-asawa. Isang linggo na simula nang mangyari iyon at tila naging normal na sa kanila iyon na pagsaluhan ang isa't isa tuwing gabi. Gigising ng maaga si Madeline at ipaghahanda si Gabriel sa pasok nito sa trabaho. Mag-goodbye kiss ito at siya naman ay maglilinis ng bahay habang hinihintay ang pag-uwi nito kasama ng mga niluto niyang hapunan hanggang sa mauwi ang kanilang gabi sa mainit na pagsasalo. Tila nawala ang kanilang ilang at nagpatuloy sa buhay nila mag-asawa na tila walang kontrata. Hanggang sa magising na lang kinaumagahan si Madeline na parang binabaliktad ang kanyang sikmura. Mabilis niyang tinungo ang banyo at doon nagsuka. Halos araw-araw niya iyong nararamdaman at nilihim niya lang iyon sa asawa. At dahil nagtataka at nagdududa na siya, ay kaagad niya itong sinigurado. At tama nga siya. Buntis ako! Iyon na lamang ang tanging nasambit ni Madeline habang sapo ang bibig at mangiyak-ngiyak na nakatingin sa hawak na pregnancy test. Masaya siya. Masaya siya na magkakaanak na siya. Matutuwa kaya si Gabriel pag nalaman nito? Buong araw siyang hindi mapakali upang hintayin si Gabriel mula sa pag-uwi nito sa trabaho. Gustong-gusto na niya itong salubungin ng yakap upang ibalita ang magiging anak nila. Ngunit isang balita ang natanggap niya na hindi alam ni Madeline kung ikatutuwa ba niya o ikalulungkot. Gabriel Sanford is now proclaimed as the new CEO of Sanford Industry. The news was verified by Mr. Hosan Laurel, the lawyer of the company. The business industry is extending their congratulatory to Mr. Sanford. Napasalampak na lamang si Madeline sa sofa habang bitbit ang piti. Hanggang dito na lang ata sila. Ito na ang hangganan ng kontrata nila. Pero paano ang bata? Nakuha na ni Gabriel ang matagal na nitong pinapangarap. Sanford Industry is a huge responsibility tapos dadagdagan pa niya? Siguro kakayanin niya namang maging single mom. Tama, hindi niya na lang ipapaalam ito. Masakit man sa dibdib dahil minahal na niya ng buo si Gabriel ay wala siyang magagawa. Patuloy na tumulo ang luha niya habang nag-e-empake ng damit. Mas mabuti siguro na siya na ang unang umalis kaysa si Gabriel pa ang magpapaalis sa kanya. Hindi niya iyon kakayanin kung ganon. Habang pababa ng hagdan, bit-bit ang maleta, napatingin si Madeline sa buong bahay na may masasayang alaala nila ni Gabriel. Napatingin rin siya sa wedding picture nila na nakasabit sa gitna na mas lalong ikinakurot ng puso niya. Nang nasa may sala na siya, ay kaagad na bumukas ang pinto at niluwa doon si Gabriel na hinihingal at pawisan. Saan ka pupunta? Aalis ka? Iiwan mo ko? Congratulations! Nakangiti bang banggit ni Madeline ay hindi naman iyon umabot sa kanyang mga mata. Nakamit mo na ang matagal mo ng gusto. I guess, hanggang dito na lang tayo. Sinubukan niyang pigilan ang sakit na nararamdaman. Ngunit tila taksil ang kanyang luha
na unti-unting kumuwala sa kanyang mata. Fudge! Huwag na huwag mo kong iiwan, Madeline. Ngayon pa ba na hulog na ako sa'yo? Ngayon pa ba na hindi ko na alam kung paano makakaahon mula sa pagmamahal ko sa'yo? Gabriel, kontrata lang ang lahat ng ito. Hindi ba iyon ang pinag-usapan natin? Hanggang ngayon ba, kontrata pa rin ang tingin mo sa mga masasayang alaala natin? Kontrata pa rin ba sa'yo yun, Madeline? Kasi ako mula umpisa, minahal kita ng totoo. Chami, lahat ba ng pinapakita mo ay hindi totoo? Lahat ba ng pinaramdam mong pagmamahal ay dahil lang sa kontrata natin? Hindi ganun yun, Gab. Minahal kita ng totoo kahit nakakontrata lang ang pagsasama natin. Then fuck that contract. Kalimutan na natin yan. Let's make it real this time. Totohanin na natin. Please, Madeline, ayoko mawala ka. Walang silbi lahat ng tagumpay na nakamit ko ngayon kung wala ka. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito, Madeline. Kung mawawala ka, paano na ako? Naluluha rin itong sabi. Gabriel, naiiyak ring banggit ni Madeline dito. Kaagad na lumuhod si Gabriel at niyakap ang tiyan niya at hinalikan ito. Hindi ko iiwan ang anak natin. Gusto kong maging mabuting ama. Gusto kong bumuo ng masayang pamilya kasama ka. Gusto kong maranasan ang pamilyang minsan ko lang natamasa noon, Mads. So please, please, don't leave me. Nagmamakaawa ko sa'yo. Alam mo, tumango ito at pinahid ang luha sa mga mata tsaka may kinuha sa bulsa nito. Napatotop na lang ng bibig si Madeline nang makitang isang singsing iyon. Gusto ko sanang maging romantic ang proposal na ito. Matagal ko na itong pinaghandaan. Nagpa-reserve na ako ng venue. May plano na ako dahil deserve mo to. Dahil hindi kita nabigyan ng maayos na proposal noon. Pero you made me do this. Ayoko mawala ka, kaya gagawin ko na ito ngayon. Never mind the romantic place. Never mind the romantic dine and music. I just want you and your answer, Madeline. Please be my wife. Please marry me. Totohanin na natin to. Hindi alam ni Madeline ang sasabihin, kaya umiiyak lang siya na tumango. Hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito, Gabriel. I hate your guts from the start. Inis na inis ako sa kaarugantihan mo bilang boss. Pero nung unti-unti ko nang nakikilala ang totoong ikaw, doon tumibok ang puso ko sa'yo. Pumayag ako kasi akala ko naaawa lang ako sa'yo at gusto ko tang tulungan sa pamamagitan ng pagpapakasal sa'yo. Pero napagtanto ko na mahal pala kita. Kaya wala na akong pag-aalinlangan na tumanggi. Kaya, oo Gab, papakasalan kita. Kaagad siyang niyakap ni Gabriel at hinalikan ang kanyang mga labi. Mahal na mahal ko kayo, Mads. I'll try my best to be a better husband and a father. Mamahalin ko kayo palagi. Hindi ako magsasawa. Giit ni Gabriel. Mahal na mahal din kita, Gabriel. At susuklian ko lahat ng iyon sa pagiging mabuting asawa at ina ng anak natin. Kaagad na napatigil si Madeline nang may mapagtanto. Paano mo nalaman na buntis ako? Gumisi naman kaagad si Gabriel. Plinano ko ang pagbubuntis sa'yo. Binilang ko ang araw kung kailan ka nasa ovulation stage. Kaya sinuot ko ng buong buo ang sperm ko. Maloko nitong sabi na ikinapulan niya. Ikaw talaga? Aray! Gigil niyang sabi dito at piningot ang ilong. Siyempre, para hindi ka na makawala pa sa akin. Lunod na ako sa pagmamahal mo, Mads. Hindi ko na alam paano ako makakaahon mula sa'yo. Kaya binuntis mo ako. Taas kilay niyang sabi dito. Ngumisi lang si Gabriel at niyakap ito ng mahigpit, tsaka pinugpog ng maliliit na halik ang mukha. Buwan pa lang ang nakalipas at patuloy na namayagpag ang Sanford industry. Napag-alaman na sangkot pala ang Tito Hernan ni Gabriel sa mga corruption sa loob ng kumpanya at iilang illegal na gawain kaya hinuli ito ng pulis at pinakulong. Simula nang mag-propose ulit si Gabriel kay Madeline, ay kaagad nila itong pinaalam sa mga magulang ni Madeline. Nung una ay nagalit ang mga ito dahil bakit hindi kaagad nila iyon nalaman. Ngunit kalaunan ay napawi rin ng mapag-alaman ng mga ito na buntis ang asawa at magkakaapo na sila. Nung magpipitong buwan na ang tiyan ni Madeline ay lumuwas ang mga ito at nakitira muna sa bahay nila upang maalalayan ang buntis na asawa. Uya, nasa ospital kami kasama si ate. Bakit? Lumakas ang tibok ng puso niya sa nalaman
kaya mabilis siyang lumabas ng hotel na pinagdausan ng okasyon na ikinataka ng lahat. Kaagad niyang pinaandar ang kotse at kaagad na tinungo ang ospital. Where's my wife? Kaagad na tanong niya pagkarating ng ospital. Tinuro naman sa naka-assign na reception ang delivery room kung nasaan ang asawa niya, kaya tinakbo niya kaagad ito. Sige! 1, 2, 3, smile! Sigaw ng isang photographer habang kinukunan sila ng family picture. Habang nasa tabi ni Gabriel, ang 3 taong panganay na anak ay karga-karga naman niya ang maglilibang buwan na nilang pangalawang anak ni Gabriel. OMG! Hi sa inaanak ko! Ang ganda-ganda mo talaga! Manang-mana kay Ninang! Happy Christianing sa iyo! Gigil na sabi ni Sam habang hinahalikan ang pisngi ng baby nila. Isang party kasi ang ginanap ngayon sa mansyon nila bilang pagdiriwang sa binyag ng kanilang pangalawang anak. May gift ako sa iyo, baby! Giit ni Sam sabay pakita sa dala nito. Wow, galante ah! Dapat kada Pasko to ah! Biro naman ni Madeline. Burao talaga eh! Ang yaman-yaman na ng ama niyan! Nakanguso naman itong sagot. At dahil nabanggit nito ang asawa, ay napatingin siya kay Gabriel na nakangiting nakikipag-usap sa mga pinsan habang karga-karga naman ang mama niya ang panganay nila. Napahinga ng malalim si Madeline. Ang saya ng pamilyang nabuo niya at napakasarap sa pakiramdam nun. Ang gumising araw-araw na sila agad ang bumubungad. Nakaramdam ng kontento at katiwasayan si Madeline sa kanyang puso. Wow! Ang pretty-pretty talaga ng baby namin! Manang-mana kay Tito Ninong! Giit naman ang pinsan ni Gabriel na si Dominic. Pakis nga! Giit nito at bahagyang natulak si Sam dahil doon. Aray ko naman! Loko to ah! Giit naman ni Sam. Sorry! Paharang-harang ka kasi! Giit ito at nginitian ulit ang anak niya. Aba! Kung ilong mo kaya ang harangan ko nang di ka na makahinga! Sam, huwag sa harap ng bata! Suway sa kaibigan. Patuloy lang ang bangayan ng dalawa kaya iniwanan niya ang mga ito. Mukhang may naaamoy siyang kakaiba sa dalawa. Well, bagay naman sila. At dahil abala sa pag-aasikaso sa bisita, ay inihabilin muna ni Madeline ang anak sa inay niya. Habang abala sa paghahanda ng pagkain sa kusina, ay may 2 pares ng braso ang yumapos sa bewang nito. I love you, Mrs. Ko. Amoy ala ka na. Lasing ka ba? I'm not. Just a few shots. Giit nito at hinalik-halikan ang leeg niya. May inilabas ito sa likuran at binigay sa kanya ang family picture na kinunan kanina. Salamat at binigyan mo ako ng masayang pamilya, Mats. I will cherish our family forever. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Mahal na mahal ko din kayo, Gab. Naluluhang sabi ni Madeline habang nakatitig sa larawan ng kanilang nabuong pamilya. Akala ko, di ko na matutupad ang pangako ko sa'yo nung mga bata pa tayo. Giit nito na ikinakunot ng noo ni Madeline. Anong ibig mong sabihin? Yung speech ko sa engagement natin noon, kung paano tayo nagkita. Totoo yun. Hindi yun gawa-gawa. We've met when we are still a child. Alam kong hindi mo yun naaalala. Pero ako, nakatataki yun sa isip at puso ko. Iyon yung panahon na miserable ako dahil sa pagkamatay ni Papa. Kaya, nagbakasyon muna kami sa probinsya at doon kita, nakilala. Ikaw ang taong nagpasaya at naging sandigan ko ng mga panahong iyon. Kaya pinangako ko sa'yo na pag lumaki tayo, ipakakasalan kita dahil gusto kong bumawi. Gusto rin kitang alagaan at iparamdam ang pagmamahal na pinaramdam mo sa akin noon. Di ko kinalimutan ang pangalan mo. Nakaukit iyon sa kwintas na pinagawa ko. Kaya sobrang saya ko nung mag-apply ka ng trabaho sa akin. Pero nalungkot ako nang hindi mo na ako naalala. Naging tarantado man ako minsan sa'yo noon. Pero iyon lang talagang tanging paraan ko para magpapansin sa'yo. Kasi wala ka namang pakasakin eh. Doon sa last will and testament, I took those chances para tuparin ang pangako ko. Sa kontrata man tayo nagsimula, pero lahat ng pagmamahal at pag-aalaga na pinakita ko sa'yo noon, totoo lahat yon, Mads. Hindi ako nagpapanggap. Dahil simula bata pa lang tayo, minahal na talaga kita ng totoo. Napaluhan na lang si Madeline habang nagkukwento ang asawa. Niyakap niya ito ng mahigpit.
Napakaswerte ko talaga sa'yo. Hindi ko alam kung anong nagawa kong kabutihan para mahalin mo. Pasensya na kung wala akong naaalala, ha. Masaya ako na naging parte pala ako ng buhay mo noon sa simula pa lang. Pinapangako ko na mamahalin kita palagi, Gab. Napipiliin kita sa bawat oras, araw at mga pagsubok na pagdadaanan natin. Hinding-hindi ako bibitaw, gaya ng hindi mo pagbitaw sa akin simula pa noon. Madamdaming hayag ni Madeline. Mahal na mahal din kita, Mats. Mamahalin natin palagi ang isa't isa hanggang sa pagtanda. Sabay-sabay nating aalagaan at gagabayan ang mga anak natin sa kanilang paglaki. Kaagad silang nagyakapan at nagsalo ng mainit na halik. Napahiyaw na lamang si Madeline nang kargahin siya ni Gabriel at dalhin sa itaas ng kanilang kwarto. Ang kwento ni Gabriel at Madeline ay nagtuturo ng masalimuot na aral tungkol sa katapatan sa pag-ibig. Sa kanilang kwento, ipinapakita ang halaga ng pagmamahal na nananatili kahit sa paglipas ng panahon. Si Gabriel, mula pa noong bata pa sila, ay umiibig na kay Madeline. At ang pagmamahal na ito ay nananatili kahit pinaghiwalay na sila ng panahon. Ipinapaabot nito ang mensahe na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatapos sa romantikong unang yugto, kundi lumalalim at nagiging mas matibay habang nagtatagal. Sa madaling salita, ang kwento ni Gabriel at Madeline ay nagbibigay inspirasyon ukol sa kahalagahan ng pagpapakita ng tapat na pagmamahal sa kabila ng pagbabago at paglipas ng panahon. Wakas! Hello po! Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pakikinig sa Inday Series. At dahil dyan, shout out to Gloria Escobar from Solana, Cagayan Valley, Joanne Garing from Jeddah, Saudi Arabia, Analia Matel from Caloocan City, Jerwin Rizaldo from Centro Isabela, Bebe Jean Buenafe from Makati City, hello din to Susan Aban from Macau, China, Maricel from Cebu, Annabelle from Samar, Claudia Umbao from Kabituon, Bohol, Ismael Mukhtar from Marawi City, Isa from Davao City, at Narcy Nines from Hong Kong. Hanggang sa muli po, ingat!